welcome to my channel. Ngayon, bibigyan ko ng review itong Paloma Gas Stove. Itong Paloma Gas Stove ay galing sa Japan. So, makikita nyo, ibang-ibang itsura niya sa typical na gas stove dito sa Pilipinas. Pero, ang nakakatuwa doon, itong gas stove na to ay compatible dun sa gasol na ginagamit natin sa bahay. So, paano ba, ano bang features nito, ano bang kagandahan nito compare sa gas stoves natin dito? So, una, meron siyang auto-detection na pag sobrang init, dito sa part na to, automatic na namamatay ang apoy or humihina. So, yun ang kagandahan niya. And then, dito sa part na to, meron siyang griller. Yan. So, pwede kang mag-ihaw ng isda, manok. Pero, syempre, hindi mo siya pwede lagyan ng tubig eh. So, talagang karne lang ilalagay mo dyan. So, yun. What else? Kung paano ba siya gamitin. So, una, i-open natin yung gas stove. Ayan. So, naka-open na siya. Eh, usually kasi nagbablock dito sa regulator eh. So, kailangan natin i-press to. Yan. So, okay na. And then, ito yung switch control niya. Diba sa atin, iniikot siyang pa ganito. Pero dito, pinipress lang siya. Napakadali niyang pindutin. So, ganito. So, yan. Ganyan yung apoy niya. Maganda siya. Parehas lang din naman sa apoy natin din sa Pilipinas. Pero ito, imbis na iniikot-ikot pa natin, ito meron siyang adjustment na ganito. Mahina, and then pag ganito, palakas siya. Ayan. So, patayin na natin. Ito, nakita nyo naman na ito ay connected sa range na to. And then, itong isang control na to ay connected dito sa kabila. So, open natin. Yan. Nakakonect siya dito. So, patayin na natin. And lastly, itong control na to is connected sa griller. So, open natin. Ito, ang kagandahan kasi may lock yung mga controls niya. So, for example, lahat yan, may kita nyo may controls dito, itong isa, and then itong pangatlo. So, balik tayo dito sa grill. May kita nyo, pag nilock kong ganito, hindi siya napipindot. So, may makulit na bata or aso na pwedeng pumindot, hindi niya mapipindot basta-basta. So, open natin yung switch niya. And then, ulit. So, yan. Pwede pa rin naman siyang buksan para ilagay yung karne. Whether chicken or mag-grill ka ng isda, pwede. Kita-kita niyo yung blue color doon, yun yung pinaka-apoy niya. So, pwede pa din siyang i-adjust dito. Pwede hilahin. Pwede ilabas ng bongga-bongga. Alisin natin. Ayan. O, diba? Pwede alisin. So, makikita niyo sa lobby na itsura niya. O, diba? So, ingat na lang, huwag ipapasok ang kamay kasi for sure, masusunog ang balat nyo. Close na natin. Okay. So, makikita nyo dito sa likod, may singawan siya. So, hindi siya may ipon yung amoy dito sa loob. So, meron siyang exhaust dito. And then, meron kayong makikita dito sa gilid, yung battery niya. So, meron siyang dalawang malalaking battery na tumatagal ng 6 months. So, para saan itong battery na to? Itong battery na to ay para dun sa igniter niya, yung tumutunog kanina pag mag-open na stove. And also, para ma-regulate kung pagka sobra ng lakas yung apoy, siya yung nagpapahina. Siya yung nagbibigay supply, energy supply dun. So, makikita nyo kung paano ba gumagana yung igniter nito. So, i-open ko to, itong control niya dito. Makikita nyo may tumutunog. So, yun yung nag-i-ignite para magbigay ng spark sa stove. Since naka-close kasi yung gasol.
hindi siya naglabas ng apoy. Okay guys, so i-check natin kung talaga bang gumagana yung sensor niya na kusang humihina kapag sobrang init na ng apoy. So open natin ulit, naka-open na yung gas stove. Ngayon open natin ulit yung control. Yan, narinig niyo ulit ang igniter. Then ilalagay natin tong kaldero na walang lamang tubig. Aw, init. Tapos naka-maximum siyang apoy. Tignan natin kung hihina siya ha. Titigan niya yung apoy. Dapat, di ba nakita niya ang lakas-lakas niya? And check natin kung automatic ba siyang hihina. So yun, nakita nyo na humina yung apoy niya, di ba? Automatic. Pero yung control niya dito, kita nyo, almost naka-maximum pa, di ba? Pero yung apoy niya humina agad kasi na-detect niya na sobrang init na nung pan. So yun ang isa sa pinakamaganda niyang features. Kita nyo ang hina ng apoy. So lipat natin. Hinaan natin ulit. Lipat natin. So nakita niyo umapoy ulit, 'di ba? Ay lumakas yung apoy niya. So ngayon, itatry natin yung grilling function ng stove. So pautong muna natin dito yung fish. Ang magkagandahan din ng stove na 'to, napakalawak niya. So pwede magpatong kung ano-ano muna bago mo i-grill. So, kagaya nito, naipatong ko dito. And then, madali siyang linisin. Kita niyo naman, hindi kagaya dun sa normal nating stove dito sa Pinas. Medyo mahirap siyang linisin. Ito, aalisin lang itong bakal na to. Oh, malilinis mo na kagad siya. Okay? So, proceed na tayo sa pag-grill ng isda. Okay. Buksan natin yung griller. Lalagay ko na yung isda. Opposite. Ayan. Kiwai-walay natin. And then, okay naman na siya, center naman. So, close natin. Then, open na natin yung control niya dito sa pinakadulo. Okay, so ngayon, i-check natin yung gindrill natin fish. Tignan natin siya. Ayan, kung pumuputok-putok na siya. And then, wag na kayo mag-alala kasi meron naman siya sahuran sa ilalim. Kita niyo naman. Ayan. So, pag mag-grill kayo, bantayan nyo lang din maigi kasi hindi rin ako sure kung may sensor ba yung griller niya. Hindi kagaya nung iba na. Isa na chinek natin kanina. Okay. Nothing.